Pakita ko sa inyo yung pinagkaiba ng walang o-ring at saka yung may o-ring. So, ito mga kaibigan ay walang o-ring. Yan. So, gasket siya. So, lalapat dito yan. So, hindi katulad yung walang dipstick na may o-ring siya dito na at saka iisa lang yung kanyang butas. Hindi katulad nito na tatlo. So ngayon mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng automatic transmission fluid na may dipstick. So ito ay Toyota Lexus 2000 model. So ayan, pisa na natin. Ang una natin gagawin mga kaibigan na i-drain muna natin itong langis ng transmission. So pagkatapos ma-drain mga kaibigan, ay balik na natin itong kanyang drain plug kasi hindi na natin gagalawin ito. So, final na natin ito na higpitan. Pagkatapos natin may lagay itong kanyang drain plug, ay tanggalin naman natin itong tornilyo ng oil fan. Gagamit tayo ng plus screw para matanggal natin itong kanyang oil fan. Ibay din yung silicone niya. Dito. Hawak. So, ayan mga kaibigan, natanggal na natin yung kanyang oil fan. So, isusunod naman natin tanggalin itong kanyang strainer. Ito ang kanyang filter. Ito. So, ito ay may apat na tornilyo. So, ito ay may dipstick. So, hindi katulad ng modelo ito mga kaibigan na may o-ring. So, ito ay walang o-ring. Katulad yung walang dipstick na may o-ring yung kanyang filter. So, pakita ko sa inyo yung pinagkaiba ng walang o-ring at saka yung may o-ring. Dumi, oh. So, ito mga kaibigan ay walang o-ring. Yan. So, gasket siya. So, lalapat dito yan. So, hindi katulad yung walang dipstick na may o-ring siya dito na at saka iisa lang yung kanyang butas. Hindi katulad nito na tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Yung kanyang butas. Okay? So, ito na mga kaibigan, yung bagong filter. So, tanggalin na natin itong plastic para makabit na natin. Ayan. So, check nyo dito yung gasket. Kung okay siya o hindi. Kapag hindi okay, huwag nyo kakabit kasi sisingaw dito. Okay? So, ang pagsalpak niyan, mga kaibigan, ay simple lang. Ganun lang, oh. Basta mailapat lang siya, okay na. Doon natin ang tornilyo. So, yung may washer dito. Yan. So, itong may washer, ha, ito. Dito. Itong dalawang walang washer, yan. Tulad nito. Kita nyo? Ay, dito yan.
So ayan, okay na tayo dyan sa filter. So dito naman tayo sa kanyang oil fan. So ito ay apat na magnet. 1, 2, 3, 4. Pinupunasan ng tissue. Saka natin lagyan ng silicone. Okay. So dito mga kaibigan ay maglalagay tayo ng silicone. So ang gamit natin ay Toyota Self Fucking Black. Ayan. So ito mga kaibigan, recommended ko talaga na makapit siya. Maganda yung kanyang kapit. So ito yung Toyota Black. Ayan. So dito mga kaibigan, ganito lang yung paglalagay. Huwag naman yung sobrang dami. Ayan, kung nakikita nyo yung aking paglagay. Ikutin yung ganyan. Tapos tuloy ulit. To sa mga gilid-gilid na to, mga kaibigan, ay dapat medyo kapalan natin dito. Kasi dito kasi sinisikwat. Para kapag nagka-problema man dito, ay ma-susolusyonan. Sa mga gilid-gilid, kapalan lang. So huwag kayo maghinayang mga kaibigan pag naglalagay kayo ng madjon. Kasi kapag madjon, silikon. Kasi pag naghihinayang kayo, ay nako. Magasto mga kaibigan kapag tumulo yung ating gawa. Yan ang takip na ito. Dito to. Okay na yan? Lang, i-first ako doon. Yan akong kamuto. Okay. Ngayon mo dyan. Masok. Tanggal pa yung sintas ko. So ito mga kaibigan yung ilalagay natin na langis. So yung type T4. Yan, binubuksan na ni Sir Laska, no, para malagyan na ng langis. So ito mga kaibigan ay may dipstick. Hindi katulad yung walang dipstick na doon sa ilalim isinasalin. So yung mga may dipstick ay dito sa taas.
So dito, yung my dipstick mga kaibigan ay masusukat muna agad yung kanyang langis. So ilalagay mo dyan ay 5.5. So yung proseso mga kaibigan kung paano sukatin ay dapat naka-under din yung makina bago ka mag-check ng langis. Katulad din ng walang dipstick yung proseso kung paano mag-check. So dito lang kasi hindi mo i-drain. Dito kasi ay huhugutin mo lang yung dipstick. Ayan. Mamaya mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo kung paano i-check yung kanyang automatic transmission fluid dito sa my dipstick. So ito ay Toyota Lexus mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, mamaya-maya kapag nalagyan ng langis niyan ay papakita ko sa inyo kung paano i-check, okay? So lima lang muna yung ilalagay for checking yung kalahati mamaya para hindi siya magsobra. So kapag sobra kasi mga kaibigan ay magba-vibrate. So ganun din kapag kulang din ay may vibration din. So kapag may vibration ng inyong transmission, ay i-check nyo lang yung kanyang fluid. Kung kulang, baka kulang siya o sobra naman. So ayan mga kaibigan, tapos na natin malagyan ng langis. So papaandarin ito bago tayo mag-check ng kanyang fluid. Ayan, maandar. Mamaya-maya kapag uminit bago tayo mag-check dito sa kanyang dipstick para makapag-circulate lang muna yung langis. So kapag nag-check kayo nito, ay dapat naka-andar itong makina. Ang linis ng andar oh. Yung fan lang yung naririnig. Ang hangin. Mamaya yan kapag nag-minor. So ayan mga kaibigan, i-check na ni Sir Lascano itong langis ng ating automatic transmission. Deep. Nasakto. Kulang pa ng kalahati, no? Sakto talaga yung 5.5 talaga. Sige. So ayan, yung linagay natin kanina ay 5, di ba? So sasalinan pa yan ng kalahati. Ayan. Ayan. So kulang ng kalahati. So ayan. Saka i-check nyo ulit kung tama na sa kanyang sukat. So dito yan, makikita mga kaibigan yung kanyang sukat. So pakita ko. So dito yan. So pakita nga natin kayo yung kanyang tamang sukat. Dito yan, sa hot kapag uminit na ito. So makikita nyo to 1, 2, 3, 4. So dito, sa pang-apat. Okay? So dapat tatapat dito yan. Walang problema kung walang problema basta konti lang yung kanyang sobra. Kung sumobra mang konti, walang problema yon. Basta wag lang malaki. Wag lang marami yung kanyang sobra. So 5.5 mga kaibigan, ilalagay nyo. Saktong-sakto yan.
sa Toyota Fortuner na may dipstick, 5.5. Yan, parehas ng transmission nito. So kapag yung walang dipstick, Toyota Fortuner, 4 na litro, 3.8, ganon. Check ulit. Good? Ayan, okay. Makikita nyo ngayon. Sa 5.5. Ayan, oh. Okay, good. So, ganun lang mga kaibigan kung paano magpalit ng automatic transmission fluid ng Toyota Lexus. So, katulad lang ito yung sa Fortuner na may dipstick. Same na same sila. Okay, basta may dipstick na Toyota Fortuner, ganito rin yung process. Okay, ganun lang. So kapag nagustuhan mo itong aking video, ay please paki-like and subscribe na lang. Okay, thank you mga kaibigan.